Magandang umaga, mga bata! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng tambalang salita. Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Pinagsama ang dalawang magkaibang salita upang bumuo ng panibagong salita. Ito ang mga halimbawa ng tambalang salita. Agaw pansin. Ibig sabihin, madaling makakuha ng pansin. Akyat bahay. Magnanakaw, mang-uumit sa bahay ng iba. Anak pawis. Anak ng isang maralita. Baghari. Makikita ito pagkatapos ng ulan. Meron itong iba't ibang kulay. Balat kalabaw. Makapal, hindi sensitibo. Balat sibuyas. Madaling masaktan o sensitibo. Boses palaka. Pangit kumanta. Butot balat. Payat na payat. Hampas lupa. Pobre, mahirap. Hanap buhay. Trabaho. Hating gabi. Kalagitnaan ng gabi. Mata pobre. Mapagmataas. Patay gutom. Mahirap. Matakaw. Silid aklatan. Isang silid na may koleksyon ng mga aklat, periodiko na maaaring basahin o hiramin. Silid tulugan. Isang silid sa bahay o gusali kung saan kadalasang matutulog ang mga tao. Sirang plaka. Paulit-ulit ang sinasabi. Takip silim. Maggagabi. Tubig alat. Tubig na galing sa dagat. Ngayon naman, meron tayong dalawang uri ng tambalang salita. Ang una ay ganap. Nawawala ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama at nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kapag ang dalawang salita ay pinagtambal, ay magkakaroon ng isang kahulugan. Mga halimbawa. Matanglawin, ibig sabihin, matalas ang paningin. Kapitbahay, kalapit na bahay. Hampas lupa. Mahirap, pobre. Takip silim. Maggagabi. Ikalawa, di ganap. Nananatili ang kahulugan ng mga salitang pinagsama. Tandaan, ito ay ginagamitan ng gitling. Ito ang mga halimbawa. Kapit-bisig. Nagkakaisa at nagtutulungan. Bukang liwayway. Mag-uumaga. Balik-aral. Muling pag-aralan ang dating aralin. Kutis labanos. Maputi at makinis. Sana ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw. Nalalaman natin kung ano ang dalawang uri ng tambalang salita. At nalalaman natin ang mga kahulugan ng mga ito.